stories, hindi ko alam kung naririnig niyo ako. So, ayan, kakalabas ko lang sa trabaho. At dito, pagkalabas ko sa trabaho, magsisimula naman ang aking sideline or ang aking racket. And ayan, uuwi na tayo sa bahay kasi mamayang 6:30 ay magla-live selling ko ako. And yan, ipapakita ko sa inyo kung paano nagiging isang online seller si Evan Stories. Doon sa labas ng opisina habang naglalakad ako. So, bakit ba ako napunta sa pag-online selling? Marami talaga po akong damit. Ayan, hoarder talaga ako ng damit kasi unang-una dalawa yung kapatid ko abroad. And yun lang ang kagandahan na meron ka talagang mga kapatid na babae kasi lahat halos ng mga damit nila, ayan, or yung mga gusto nilang bili na damit ay nabibigay nila sa akin. Wait lang, mag-aircon lang ako, ang init. So yun, naisip ko na try ko na ring ibenta and maganda ring income nga kasi since pandemic nga alam yun na mahina ang kita. Ayan, kahit nagtatrabaho naman talaga tayo sa opisina. So ayun, tinry ko lang na mag online selling and yung first night nakakatuwa, ang dami kong kinita dun sa mga damit na napagliitan ko na. Tapos ayun, kwentuhan ko kayo later at ipapakita ko sa inyo pag uwi kung paano ginagawa kong preparation tuwing mag online selling ako. And magbibigay rin ako ng pointers, ayan, mga payo para sa ibang mga gusto rin na maging online seller. Baguhan pa lang ako ha, so yung mga points of view ko is based sa na-experience ko. And actually, kung mapapanood nyo sa mga recent vlogs ko, I really support small businesses online, ayan. Sa mga vlogs ko before, ayan, talagang sinusuportahan ko sila. So, sana this time, ayan, supportahan din nila ako. And ayan, thankful din naman ako dun sa mga people na nagsusupport sa akin. So, ayan, tara na. Kasi medyo umuulan na, actually, ayan, umuulan na. Hindi medyo, umuulan na ng malakas. Kailangan na natin umuwi. It's 5:15 PM and magla-live selling ako at 6:30. Ayan, guys, kwentuhan ko ulit kayo laters! Na nga mga ka-stories, nandito na tayo sa ating bahay, sa aking bahay, at nakapag-ayos na rin ako ng slide. Ayan, magpapalit lang ako ng accessories. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kagulo. At ngayon lang naman yan, kasi hindi ko pa siya na-alter, kasi nakagaling ko lang sa tatrabaho. So usually, mayroon akong lamesa, tapos nakalagay doon yung small, medium, and large. So ngayon, since bago din yung table ng aking anak, nalalaglag na yung camera, ayan. Since bago rin ang table ng aking anak, ay hindi ko rin pa mag-figure out kung paano isaan ilalagay ang lamesa para sa live selling. Siguro lilipat na ako ng kwarto para sa pagla-live selling natin. Kasi dito lang naman maayos-ayos yung, ayan, yung mga collection ko ng bags. Ayan, dito lang kasi maayos-ayos yung background. Ayan, mamaya bubuksan ko yung LED light. So, ayan, nakaset up na yung ilaw natin, ring light. And then, ayan yung damit na ibebenta natin. And ayun yung ibang damit. Actually, ayan, isosort ko pa kasi meron pa naman akong 1 hour para mag-sort. So, ayan mga ka-stories, ito yung isa sa mga process or ito yung isa sa mga pinagdadaanan or ginagawa ng isang online seller. Baka ako lang or siguro kung may makaka-relate, comment down below. And ayun, guys, insert ko na rin dito sa clip na to yung konting pagla-live selling natin. Ayun. Usually, talagang nag-aayos talaga ako. Kasi ito naman talaga yung ako. So, alam nyo naman, sobrang postura natin paminsan. And gusto ko kapag magla-live selling ako, is that maayos din yung itsura ko. Alam mo yun, para naman nagre-reflect yung paninda dun sa seller, diba? Para makita naman nila na kaaya-aya ang seller. So, kaaya-aya din ang paninda. So, ayan mga ka-story, after natin sila malabhan, tapos i-steam iron ko sila kasi medyo gusot talaga kapag galing sa bill. After natin ma-steam iron, ayan, isusort ko na sila into 3 items, ayan, ng small and medium and large to XL. So, after nito, ayan, magpre-prepare na tayo for live. Ayan, ipapakita ko sa inyo, ipapasilip ko sa inyo ang aking preparation bago mag-live selling, during live selling, and after live selling. Ayan, mga ka-stories. Ayan, so ito yung sideline or side hustle natin every 15 and 30th of the month. So, ayan.
Ayan, nasa sahig pa lang sila. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na dinivide ko sa apat. Ayan yung mga pang-pa-free na mga hindi pang-paninda. Ito ay small. Ayan, ang dami nila. Medium, ayan, at ang large. Fruit. Oo nga, wala sila. Busy yata sila. Wala rin si Gia eh. Ikaw lang, si Mars. Sino pa bang nakita ko? Ayan, yours na po, Sir Vice. Uy, paubos na ako. Last, ano na? 1, 2, 3, 4, 5. Last 5 pieces. From 6:30 PM, natapos ako ngayong alas 10 ng gabi. Ganun po katagal ang itinatagal ng pag-online selling. Para ka na rin nag-stream ng live. Ang meetup ko is like always for the safety of my buyer and sa safety ko, ayun. At sobrang nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Ayan, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking live selling every 15 and 30th of the month. Kasi nga, since nagtatrabaho ako, yun lang talaga yung pinakang convenient na date para sa akin. Although marami rin akong month-end report yan, lalo na kapag 30th. Kaya nag-try akong mag-live ngayong 29. Eh, medyo matumal. So, siguro talaga every 30th na lang tayo. Tayo, para sa mga nagsisimulang online selling, grabe, ako ay isa sa mga nagsisimula pa lang na online seller. Iban pa lang akong nag-online selling. So, I must say na, ayun, ang mga kailangan mo, basic, kapag mag-start ka ng online selling, ayan, magpapayo na lang tayo, ano. So, basically, ang kailangan mo, ang pangit ng background, pero bayaan mo na. Kailangan mo kapag mag-online selling ka ay ring light, ayan, kailangan mo muhunan ng ring light, cellphone, ayan, at ang isang magandang internet connection kasi doon magbabase ang iyong mga miners, ayan, kung sinong makakamine ay dapat meron kang magandang internet connection. Yung alam natin na medyo in ngayon, so yun ang magandang ibenta. Tapos, payo lang din, ayun, haba ng pasensya, lalo na kapag may meet-up, ayan. Unang-una pala kapag may meet-up, kailangan mo mag-set sa lugar na alam mong safe ka at safe ang iyong kamit. And always at the end of the day, kailangan gusto mo talaga yung ginagawa mo kasi parang hindi magiging successful ang isang bagay kapag hindi ka nag-enjoy na ginagawa yun. So, there you have it mga ka-stories. Ayan, isinama ko kayo sa aking isang araw ng pagla-live selling. Ayan, I hope nag-enjoy kayo as much as I did. Ayan, lagi nilang sinasabi. Sobrang nakakapagod, pero sobrang fulfilling naman kasi naaaliw naman talaga ako sa ginagawa ko. And ayun, maraming salamat ulit sa mga palaging nagmamind sa aking online selling. And sana huwag kayong mapagod. And please comment down below kung meron kang suggestion. Ayan, kung ano ang maganda bang i-online selling natin. Bukod sa mga US dresses and blouses, baka meron kang isa-suggest. Ayan, comment down below. Thank you all so much for watching. Until next time, and God bless us, guys. Bye!